Ako ay magpapatuloy. Ako ay hindi titigil. Ako ay mananatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Marami kasama ko ay Panginoon. Ako'y hinubog mo upang ako'y maging katulad mo. This year po, ang nilagay po ng Panginoon sa puso ng ating pastor, at ito po ang kanyang deklarasyon, at yun din po ang ibabahagi ko ngayong umaga dahil anniversary po natin. Ngayong taon po na ito, hanggang sa next year po, this is the year
of expansion. Sabi niyo nga po, year of expansion. Amen. This is the year of expansion. Sabi niyo nga po, expansion. Expansion. Sinong gustong magkaroon ng expansion? Hallelujah. Lahat ho tayo, pag narinig natin yung expansion, dali-dali ho tayo nagtataas ng kamay at yes, I want expansion in my life. Amen? Meron hong physical na expansion, meron hong spiritual na expansion. Kung sa physical na expansion lang, eh, makikita nyo kaagad ang prueba ng expansion. Sa spiritual na expansion naman, eh, maraming bagay po ang pwede nating pag-usapan. This is the year of expansion. Hindi lang ho pinag-uusapan po dito na year of increase, year of blessing, year of new doors that are open, new promotions, and so on and so forth. Ang sarap nga naman pakinggan, year of expansion. What comes first to your mind? Pag narinig mo, this is the year of expansion. Ibig sabihin, may mga tatahaking katong taon na ito na makikita mo ang pagpapala ng Diyos. May mga gagawin ka ngayon na kakaiba na hindi mo inakalang kaya mo palang gawin dahil kasama mo ang Diyos. The year of expansion is not only blessing. That is the half definition of expansion. Amen po ba? Are you listening? No? Kung makikinig ho kayo sa mensaheng ito, makinig ho kayo sa una kong sasabihin. Because the rest are just supporting documents. Okay? Yung una kong sasabihin, yan ang pinakapuso ng ating mensaheng ngayong araw na ito at sa buong taon, the year of expansion. If you believe for this year that this is the year of expansion, pwede mo bang itaas ang kamay mo at sabihin mong malakas na amen? Amen. Doon sa naniniwala na this is your year of promotion, pwede ka bang sumigaw ng malakas na amen? Yes. Sa mga naniniwala na this is your moment, this is your break, this is your breakthrough this year. If you believe that, then give your best shout of praise. Hallelujah. Yes. Kanina po, sumigaw po tayo. At napaka-significant po sa Bible ang pagsigaw dahil ang pagsigaw ay nagsasabi na ikaw ay confident sa mga ipinangako ng Diyos sa iyo at dahil this is the year of expansion, you will not hold back and God will not hold back on His promises. Amen? Ang iba sa inyo ay lumalakad na po sa mga promises po ng Panginoon. Sino dito yung mga lumalakad na sa mga pangako ng Diyos? Sino dito yung nakapasok na sa pangako ng Diyos? Sino dito yung papasok pa lang sa pangako ng Diyos? Sino dito ang alam na may pangako ang Diyos sa kanya? Amen? So yung mga na hindi nagtaas, ibig sabihin ba walang pangako si Lord sa buhay mo? This is the year of expansion. Hindi lang po sa iiba, sa kakapiranggot, pero sa lahat, sa kalahatan po, in the body of Christ. And in our church, we are believing that this is the year of expansion. Ako po, when I heard the word expansion, ang unang pumapasok sa isip ko ay ano? Yung alam mo yon, yung dalawang kwarto lang yung bahay mo dahil nagkaroon ng expansion, winasak mo yung pader, nagdagdag ka, expansion. Tama po ha? Nagkaroon ng expansion, nadagdagan. Lumawak yung sala mo, no? Lumaki yung TV mo, nag-expand. No? Yung utang mo, dumami, nag-expand. Ganun ba yon? Hindi kasama yon. Because this is the year of expansion, God will widen or God will stretch everything that He will stretch. No? I-stretch niya ang pananampalataya mo, i-stretch niya ang iyong paninindigan because God is preparing you for an expansion. God will extend your territory and your boundaries. Amen po ba? Kaya kanina po sabi ko, this might be your last Sunday to shout or last anniversary to shout hallelujah in this place. Because maybe next year, it would be our own house already. I'm always believing that this house will be filled with people. People who loves the Lord. Amen po ba? Today is our anniversary, 14 years. I've been with this church for how many years already? Dati po, hindi pa ho siya Words of Life. Dati Lord of Glory pa siya back in 1980 some 80,
28, if I'm not mistaken. I joined this church when I was 17 years old, 1990 or 1992. Hindi ako nagkakamali. And since then, hindi na ako lumipat. And I do believe I belong to this church. And all throughout, nakita ng mga taong kasama ko sa church na hanggang ngayon, kasama ko pa rin. How God moved in my life. How God provided for my life. How God planted me in this church. At kung paano ako lumago sa isang church. Isa sa mga napatunayan ko throughout those years that if you are expecting expansion, you need to be planted in a church. You need to be planted. Ibig sabihin, hindi pwedeng palipat-lipat. Kasi kung palipat-lipat ka, hindi ka lalago. Amin po ba? Sabi mo sa katabi mo, huling church mo na ito. Huling church mo na ito. Hindi naman yun ang mensahe ko ngayong umaga, pero nabanggit ko lang po. Okay lang po ba yun? Okay lang po ba? Amen. Today, this year is the year of expansion. And the same declaration, I will declare, ang sabi ho ng ating pastor, you will see the fruit of your hard work this year. Ang dami kong gustong i-share po sa inyo, pero may mga pailan-ilan po akong nilagay po dito na pwede nating tignan as we expect expansion. Who wants growth in his business? Who wants growth in his investment, in his life, in his Christian life? Who wants growth sa kanyang hairline? Amen. May mga patay bubuhayin ng Panginoon. Sa taon na ito, I do believe, bago niya buhayin, papatayin niya muna. Amen. Kasi walang nabubuhay na hindi nanggaling muna, na namatay muna. Amen po ba? So, hindi lang stretch ang haharapin po natin ngayon. Dudurugin niyan lahat. Yayanigin niyan lahat. Upang matira lamang yung magandang binhi. Kasi yung magandang binhi, yan ngayon ang tutubo at yayabong at magbubunga na gugustuhin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. This year, magkakaroon ka ng focus. This year, yung passion mo mag-increase. This year, yung pag-ibig mo sa Panginoon ay hindi lang every Sunday, but every day. This year is the year of expansion. And here are the things I would like to show to you. Ipapakita ko lang po sa inyo. Some of the observations na nakita ko within the week and within those years po. And I will start with this phrase. God blessed them. Bago ka mag-expect ng increase, bago ka mag-expect ng expansion, bago ka mag-increase ng promotion, God has to bless you first. Because walang mangyayaring expansion if in the first place hindi ka blines ng Panginoon. Who among you here believe na blines ka ng Diyos? You are blessed. Whatever that is, you are blessed with something. God gave you an ability for you to flourish. Amen? God gave you an ability for you to grow, for you to expand. God gave you something para makita niya ang increase sa buhay mo. Hindi lang po ability ang pinag-uusapan po natin ngayong umaga. He has given you the capacity and all the resources binigay niya sa iyo for you to become a success. I believe, that if you are in Christ, you will end up successful if you continue to be with Christ. Amen? Kaya nga po yung awitin po na na-compose ko po, na kinanta natin kanina, sabi ko, Lord, hindi ako titigil, magpapatuloy po ako. Mananatili po ako sa pagmamahal mo. Mabigat po sa akin yung mga kataga po na yun dahil buhay na buhay po siya ngayon sa puso ko. Mahirap po magpatuloy kung alam mong hindi mo naman kasama si Lord. Mahirap po managinip. Hindi po natin alam kung yung panaginip mo ay bangungot ba o talagang magandang panaginip. Mahirap po mangarap kung ang pangarap mo naman eh parang ampaw. Walang kasiguruhan. Pangarap lang. Kumbaga, daydreaming.
You just, someday, sana, you're hoping. But you know what? If you are in Christ, your hope is not hopeless. Amen? But it is grounded in the very promises of God in your life. Because in the first place, let me give you this verse. Bigay ko lang po, and this is our context for this this morning. Genesis 1:28. Sabi po doon, God blessed. Tabi niyo nga po. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Unang-una ko po nakita po rito is that God bless us first. May natanggap tayong blessing. Merong blessing po muna. Si Lord, bless po tayo. Hindi ka pa pinapanganak. May plano sa sayo sa buhay mo. Hindi ka pa pinapanganak. Alam niya na kung anong magiging outcome mo later on. Ayun naman ay kung ahawak ka sa Kanya. God bless us first. And He is believing that at the end of the day, He will see fruitfulness and increase. God expects us to be fruitful. Amen? God expects us to be to experience increase in our lives. Sabi niya, humayo kayo at magpakaunti. No? Hindi po, humayo kayo at magparami. Amen po ba? Maraming church po, ang ginagawa ngayon, nagpaparami na nagpaparami. Maganda naman pong dumami. Amen? Masarap dumami po. Amen? Alam ko, na-realize ko ngayon dahil kami po sa pamilya, tatlo lang ho kami magkakapatid. Malungkot pala, no? Pagka tatlo lang, no? Well, hindi naman ano sa mga tatlo lang na magkakapatid. Ano? May mga tatlong magkakapatid naman na masaya naman, no? Pero minsan masaya din na, walo kayo sa pamilya, alam mo yun? Pasko na, tapos walo kayo sa pamilya, no? Tapos lahat kayo puro pretzel ang natanggap, no? Pero bigay yun na nanay, tatay mo, na masaya, no? Pero kung dadalawa lang kayo magkapatid, pag Pasko, ang gagara nga ng mga regalo nyo, pero para walang dating, no? Hindi kayo nag-aagawan sa lechon, no? Hindi kayo nag Sino dito nakaranas na nag-aagawan ho kayo sa pritong bangus? Dahil magkakapatid kayo, 10 kayong magkakapatid, 8 kayong magkakapatid, sayo ang buntot, ang ulo kay tatay, yung gitna kay nanay, yung natira, bahala na kayo, no? Grabe, ano? Pero masaya. Kahit ang ulam mo lang ay kamatis, ano? Masaya. Amen po ba? Naiintindihan niyo ba sinasabi ko? Lumaki po ako na wala pong kaagaw sa mesa. Pinagagalitan po ako ng tatay ko pag hindi ako kumain ng tama. Pag kumain ako noon, parang inipili-pili ko pa. Nagagalit po ang tatay ko. Sabi, huwag mo kang ganyan. Yung tatay ko, ano yan eh. Habang kumakain ako, kinokorek ako noon. Hindi ako nakaranas ng nag-aagawan. Alam mo yun, pumupunta pa ako sa kapitbahay namin para makikain ng bagoong na may kasamang mantika. Lalagay po sa kanin na mainit. Tapos inimamash mo na gano'n, parang adobo ang dating. No? Napakasarap. Sabi ko sa kaibigan ko, sarap na sarap ka nun, wala pang ulam. Oo, masarap, tikman mo. Tinikman ko. Muwi ngayon ako sa bahay, ginawa ko, nakita ko ng nanay. Kung anong ginagawa mo? Nakita niya sa kaibigan niya. Wala lang, ikuwento ko lang, no? Be fruitful and increase. Sa mga magulang, ang ina-expect natin sa mga anak natin ay maging fruitful. Amen? Na one day, magbunga rin ang mga pinaghihirapan natin. Amen po ba? Ganun din po ang Panginoon. Hindi niya ina-expect na paglabas mo sa sinapupunan ng nanay mo ay wala nang pag-asa itong bata ito. Hindi. Dahil na ipanganak ka, sabi mo sa katabi mo, dahil na iluwal ka, ibig sabihin, may purpose si Lord sa iyo. Ang pinakamaganda sa buhay ay yung nakita mo, yung purpose mo. Amen? Amen po? Pero ibang usapin po yan. Balik ko tayo. This is the year of expansion. God, you will not expand if you are not blessed by God first. May basbas ka, kapatid. And that is why He can expect you to be fruitful and increase. Dahil siya mismo ang nag-bless sa'yo. Amen. Itong linggo na to, nakaranas ko akong mag-bless ng 2 brand new car. No? Brand new, as in, mabango pa, wala pang plaka. Yung isa, 35 kilometers pa lang ang natatakbo. Yung isa po, nakakaisang linggo na pang-u-Uber daw nila. No? Pero brand new. Sabi ko, eksakto ka kapatid, this is the year of expansion.
blessing to, opo. Gusto niyo pumuha ko kayo, 51,000 lang po down payment. Tapos monthly, 15,000. For 5 years, makakakuha no kayo ng Honda City. Ganun ba? Wow. Hindi na. Mabigat yung 15,000 a month, ano? But this is the year of expansion. Iba sa inyo dito, may bagong business. Amen. Hindi lang, ayaw lang magpakilala. No? May, nung 3 weeks ago ba? O a month ago? May bilines ako na business. Ah, grabe. No? Ngayon, siguro iba na reklamo nila. No? Lord, pahinga naman po ng pahinga. Pahinga naman po. Aba, ginusto nyo yan? Gusto nyo ng business? O, ito business. Maya-maya, bibigay ko sa inyo yung kabilang bandaho ng expansion. Masarap po ang expansion. Lalo na po sa pamilyang, alam mo yon, nag-expect. May mga pailan-ilan po tayong mga miyembro po ngayon na nanganak na po. Year of expansion, no? Yung pong kaibigan po natin dito na buntis, nanganak na po siya. Si Jewelyn Labris, nga na ngayon Etehol na ang apelido, no? Sabi ng tatay, anak, lalabas ka na ba? Ayun, lumabas na po. Kahapon ba? Isang araw. Hallelujah. This is the year of expansion. Hindi ko alam ang kwento nyo. Baka yung iba sa inyo, pinagaling sa ubo, sa lagnat, this is the year of expansion. Yung iba sa inyo, dating may cancer, ngayon wala ng cancer, this is the year of health, good health, blessing. Yung iba sa inyo, gustong mag-asawa, may boyfriend na ngayon, siguro 2 years from now, mag-asawa na, year of expansion. Hallelujah. Yung iba sa inyo, na-promote na. Amen? Dati ang sweldo, 1,000 ngayon, 1,200 na, 1,200. Grabe, year of expansion. Diba? Pasalamat ka, may 1,200. Di ba? Ako po yung naniniwala that this year, marami po sa atin, if not all of us, will see the manifestation of expansion in our lives. And if that's you, kung ako sa'yo, kunin mo yan. Tanggapin mo yan. 1, 2, 3, go. Hallelujah. Early this week, my pastor, Pastor Joseph, told me, you will be next. Wow! Nandun ako sa kwarto, dalawa lang kami nag-uusap. Sabi niya sa akin, you will be next. Kung alam niyo lang ang kwento niya, naku po, alam niyo lang, kikilabutan po kayo. Kaya ako nung sinabi niya, you will be next. Alam mo, actually, 3 weeks ago sinabi niya na sa akin yon. You will be next. Mamaya ko kwento ko sa inyo yung kabuuan ng pangyari. Okay. Because God bless you, you can now expect you to increase. Amen? So, posible po ba na mag-increase po tayo? Posible po ba na mag-expand ang isang katulad mo? Amen? Because God bless you. Amen? Next. Ito na po. Ito yung matindi. I do believe that if He will build on something, if He will build something in your life, He will shake you first. Ooh, who wants shaking? Gusto. Hindi po shake, ha? Yung shaking po. Hindi po yung shake na iniinom. Sino pong gusto ng shaking sa buhay niya? Not all of us, siguro magtataas ng kamay. Aba, pastor, gusto ko ng shaking. Paborito ko po yan. Wala pong masarap na shaking habang ikaw ay dumadaan sa shaking. Amen? Iba nga, bumibigay dahil sa shaking. You know what? I found out that while God is, habang sinishake ka niya, He is preparing the ground. Pinaka-foundation. He shakes the foundation. Bakit? Kasi magbabuild siya dyan. If God is going to build a 5-story house or God is going to build a 100-story building sa'yo, sa iyong poder, ititest niya muna ang pundasyon mo. God will shake you. Maraming malahalagas, kapatid. Maraming mga paniniwala na hindi mo kailangan para ang manatili lang ay yung pananampalataya mo sa totoong Diyos. God will shake you first. Last week, kung hindi nyo naman po nahalata, I was shaken. 7.9 intensity. Suddenly, yung aking hinihigaan, aking tinatayuan for how many years, almost 3 decades, suddenly, I found out na benta na pala. And we have to move out in a year or so. All the while, feeling ko hindi na siya mabibenta, doon na kami,
I'll be paying a very minimal amount for the rest of my life. I've been paying for like what? 4,000 a month in that place. Two car garage, isang kalahating garden, mga kalahating ektaryang garden, harden. Hindi, joke lang. Malawak ang sampayan, dalawang kwarto na bahay, may CR, no? Sino nakapunta na sa bahay namin, taas ang kamay, no? Maayos, no? Yung neighborhood maganda, no? Maliwalas, puro artistang mga kapitbahay ko. Channel 7, Channel 2, mga general at mga kung sino-sinong mga ano, maganda yung neighborhood. And I'm only paying 4,000 per month. 4,000. And for like 3 decades, yun lang binabayaran ko. And it was a big favor. Amen? Big favor. And then suddenly, last Saturday, when I was having my dinner, nanay, kwento ko sa inyo yung ulam ko nung dinner ko na yan, ano, napakasarap. Biglang napanganga ako. Sabi na sa ako, oh, Han, hindi mo natapos yung kain, kakainin mo po ba yan? Ano sa tingin mo? Malawang hindi. Hindi ko na kinain. Hindi ko na nakaya. Sabi ho ng aking mga pinsan, nabenta na pinsan eh. Sensya na. Eh, ganito talaga, ganyan eh. Kailangan natin eh. Kailangan namin yun. So, wala naman ako ano doon. Dahil sa kanila naman yung property. So, sabi ko, well, it's your right. Go ahead. Okay lang. No? Pero syempre, for how many years nandun na ako, medyo kumirot yung puso ko. Now, suddenly, I was shaken. No? Relax na eh, okay na eh. Alam ko na kung paano yung flow ng traffic. Alam ko na saan pinakamalapit na alam mo, Changi o Talipapa na masarap ang isda. Alam ko na lahat eh. Relax na ako. Kabisado ko na. Pwede na ako tumakbong konsehal. Dahil kilala na ako doon, pati sa gasolinahan. Then suddenly, I was shaken. My faith was shaken. Ura-urada, naghanap kami ng mga bahay doon. Sabi ko, Lord, okay na siguro kung meron kami makikitang 7,000 na 2-bedroom ha. Malaman-laman ko, doon pala sa lugar namin, pinakamababa na is 20 mil. No? Yung 7,000 mo, pang merienda na lang may-ari. Ano 7,000? Papatawa ka ba? CR lang yan, binayaran mo. No? May nakita kaming lumang bahay, mabilis lang, no? Mabilis lang to. Sabi ko, ito, luma to, pininturaan lang, mukhang mura to. Ah, hello, ma'am, magkano po yung ano niya? Ah, 40 mil po yan. Eh? Sabi ko, hindi ko na, sabihin ko sana, no? Pero pastor ako eh. Pero hindi ko na sinabi. Hindi ko naman po bibilin yung bahay nyo, rerentahan ko lang. But obviously, I was discouraged by that news. But whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. That the best is yet to come. Amen? But first, He needs to shake you. Kailangan maalis mula lahat ng mga alingas-ngas sa buhay natin. Lahat ng mga reklamo natin sa buhay, kailangan maalis muna. Lahat ng mga alinlangan, maalis muna before He build on something. Build something in your heart. Amen? Bago po magkaroon na expansion, kailangan titingnan muna ng foreman kung yung kinalalagyan, kinatitirigan ng bahay mo ay puro adobe ba o puro buhangin. Hindi ka magtatayo ng bahay sa isang buhangin. Amen? Magtatayo ka sa isang matibay na pundasyon. And God, and that is what God is doing in my life. He wants to make sure that before the expansion comes in my life, my foundation is not people, is not anyone else, but the Word of God, the promises of the Lord, which is yes and amen. All the promises of God in your life are yes and amen. Amen? Amen po ba? Can you say amen to that? Amen. He shakes you first. In the book of Ezra, narinig ko lang kaninang umaga when I was preparing for this, when I was preparing for myself, no? Sabi po doon, when the people heard that the foundation was already laid down in the book of Ezra, they shouted. Bakit? Kasi alam nila na they're about to be blessed. Because God is into shaking first before He blesses us. Let me give you this verse.
Yesterday sa aming cell group, I shared this, Haggai chapter 2, verse 6 to 9. Verse 6, sabi doon, this is what the Lord Almighty says, in a little while, sabi niyo nga po, in a little while, not a long time ago, in a little while, I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all nations, and that is desired by all. Ang gusto kong tingnan niyo po rito is yung naka-red po na letra, I will once more shake. Sabi po ng aking kapatid sa cell group, sabi niya, God will shake us not only once, but again and again. Ang shaking po ng Panginoon, if you want progress, if you want expansion, if you want blessing to come, if you want promotion, God will shake you again and again and again. It will not stop. So, do you still want to be promoted? Do you still want expansion? Do you still want the blessing of the Lord? Because before He blesses you, He shakes you first. Minsan, itong masaklap, ang pagsubok, minsan sabay-sabay. No? Naranasan niyo na ba yan? Sabay-sabay. Hindi lang sabay-sabay. Sunod-sunod. No? Hindi na natapos. Ibig sabihin lang din naman na sabay-sabay at sunod-sunod din ang pagpapala sa inyo ng Panginoon sa mga makakapasa sa exam. Amen? Amen? Hallelujah. Hallelujah. And this is what I observed from these verses. Sabi po dun sa susunod. Verse 7, I will shake all nations and what is desired by all nations will come. And I will fill this house. Before He fill the house, before He gives you expansion, before He gives you promotion, He will shake you first and then He will fill you with His glory. Amen? Because si Lord, naghahanap siya ng mapagkakatiwalaan. Naghahanap siya ng mapagkakatiwalaan. Kapatid, mapagkakatiwalaan ka ba? Can I entrust to you my 1,000,000? Sino dito yung napagkatiwalaan na ng 100,000? 200,000? Nagkapagkatiwalaan ka na ng 50 million? 100 million? No? Pera pa lang kung pinag-uusap. Sino dito yung napagkatiwalaan na ng iisang asawa? Napagkatiwalaan ng pamilya? Napagkatiwalaan ng scholarship? Napagkatiwalaan ka, kapatid, because they know mapagkakatiwalaan ka. God will not give it to you because if He knows that it will destroy you, hindi niya ibibigay. He will only give something that will make that will form your character. Amen po ba? This is the year of expansion. Yes. But are we ready for expansion? Are we ready to move out? Before God gives you the blessing, He will shake you first. And then my pastor told me, sabi niya, I am sure of this. Lahat po nang dineclare niya sa akin, for your information lang. Lahat po nang dineclare ng aking mentor, si Pastor Joseph, nagkatotoo. One of the things na dineclare niya, you will go to nations. And last year, this year, I went to nations. No? And you will minister. Last year, this year, I ministered to the nations. I had a chance to preach sa New Zealand. I had a chance to share the word of God sa Sydney mismo with some friends sa Hillsong Church, sa isang connect group, sa isang cell group. I had the chance to minister sa lahat po ng area, hindi naman lahat, pero most places dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sinabi niya sa akin yon many years back that you will minister internationally. Sabi ko, Lord, wow, sarap pakinggan, international. One day, I believe that this church and this team that you see right now will minister to the nation. And it takes one song at a time. Sabi ni Lord sa akin many months back, no? It's been a while na hindi pa ako nagko-compose ng song. I am a composer sa mga gospel music po. And it's been a while, like 2 years already, hindi ako nakapag-compose. 3 weeks ago, or 3 months, 2 months ago, God gave me this song. And last week, we sang it and we sang it again this today. And sabi ni Lord, it takes one song at a time. And then probably, hopefully, next year, because I believe this is the year of expansion, next year, we will have our own album. One of the can you say amen?
One of the things that I'm declaring also with my team, next year we will go to Australia and attend the Hillsong Conference. Sabi nung aking host, magkano kakailanganin nyo? Kailanganin po namin 1,500 each, kasama na pamasahe, visa at ang registration. 1,500 Australian dollars, that's total 250,000 more or less, 250,000 pesos. So how many are you? We are more or less 20 po, ganyan. Pero syempre, hindi naman siya nagtatagalog, no? English siya, so tinagalog ko lang siya, no? Sabi niya, so how much is that? Kulang-kulang 1 million po for those 20, kung ililibre namin lahat ng 20. Pati pamasahe, pocket money, gano'n. So I guess I need to believe for 1 million for those 20 people. Amen? Amen? That's what I believe. That's what I want. That's what I desire. Masama po ba? Hindi naman po masama yung desire po namin. We will go to Australia and learn new things and bring it home. Pagbalik namin, mukha na kaming mga mites. Good day, mites. Hindi, joke lang. Hindi naman sa mas magaling sila sa atin. Nagkataon lang nauna sila sa atin at pwede naman natin silang maging inspirasyon. Amen. They are part of the body of Christ. Mga kapatiran natin po sila. Hallelujah. And we're believing. I'm believing. No? And if you're coming, pwede mo ba sumigaw ng yeah? Yeah! Dami, lahat pala ka. Ay, hindi po. 30 na ho kami. Hallelujah. This is the year of expansion. And I'm not just saying this para ma-excite po kayo. I'm saying this because what I believe, sabi nung friend ko, nung nasa Australia, sabi, but we are like 20, and we don't know if you can, you know. Oh, Arnold, there you go again. You had the faith to come here last year. You had the faith to come here with your family and went to New Zealand. Use the same faith to come here with your team next year. Kami ang bahala sa inyo. Ba, nagtatagalog po kayo? Wow, pare. Sabi niya, kami ang bahala sa inyo. Kami ang bahala sa titirahan nyo. No? Kami magiging host nyo. We will send letters just to say na itong mga taong to. And it's a support. It's a sure support. Sabi ko, wow, grabe, salamat. Sama mo na yung pamasahe, brother. Hallelujah. Sabi ko, if not, sabi ko naman sa Lord, kung hindi naman masyadong lantaran naman, Lord, sama nyo na po yung pamasahe, pocket money namin, no? Pwede po ba? Pwede po ba? If you know your God, that God is a giving God, hindi ka magsasabi, nakakaya naman. Diba? Alam mo, ang mahiyang anak sa tatay at sa nanay, walang mararating. No? Pero kung ang isang anak, alam ko anong gusto, nay, gusto ko po paglaki ko. Yan. Yan. Yan ang mga gustong pakinggan ng mga nanay at tatay. Gusto ko po paglaki ko. Anak, hindi ka nalalaki. Ganyan ka na talaga. Di po ba? Amen? Amen? If you know your God, then you can come to Him in boldness and say, Lord, this is my desire. And yet, sabi Lord, bago mo pa naisip yan, naisip ko na yan, at gagawin ko na yan, no? Ihanda mo lang yung lalagyan mo, ihanda mo lang yung puso mo, ihanda mo lang yung karakter mo, because it's now coming. Ito maganda. Wala naman pong problema po sa kanya. No? Anytime, maya-maya lang, pwede na. Amen? Pero sa atin po ang problema, we need to be shaken. God will shake. Amen? Amen po ba? So will you allow God to shake you? Hallelujah. Let's move on. Number two, God will test. Of course, no? He will not allow na ikaw ay papasa ng grade 2 na hindi ka nakapasa sa exam ng grade 1. Amen? Paano ka pupunta sa kolehiyo? Binagsak mo yung NCEE. No? May NCEE pa ba ngayon? Wala na, no? Grabe. Pang high school pala yun. Diba? You have to pass a test. Ang sabi po sa Bible, Luke 16:10, whoever can be trusted, andun yung test eh. Whoever can be trusted, mapagkakatiwalaan ka ba? Are you the same person kahit ikaw ay nandun sa bahay nyo, mag-isa ka lang, walang ibang tao? Are you the same person? Can God trust you? Pero kung hindi, I'm sorry to tell. No? But whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Amen? Kaya sa mga pinagpala na ngayon, naiintindihan ko, kasi naging tapat ka sa maliit. Amen? Amen po ba? Dati, 5 kilo lang binibenta mo. Ngayon, 15 kilos, ubos ka agad. No? Alam mo na kung ano yun. No? Ano?
Mamili ka, longganisa o kaya lemon. Di ba? Hindi na yung sinasabi ko. Your faith. And being faithful is not only, Lord, with this small. Being faithful is, you know, na sa lahat ng kikitain mo, may porsyento si Lord. Amen? Amen? One of my greatest breakthrough in my life is when God asked lahat ng proceeds, lahat ng kinita ko po sa longganisa at lemons. Sabi niya, ibigay mo sa akin lahat yan. Lord, nisip ko, 2-5 lang eh. Panis yan, anak. Bigay mo lahat. Now, umaray po. Alam mo, kagaya po ni David, God will not give anything that will not, alam mo yun? Kung kaya mo mamigay ng 200 dahil meron kang 2 million sa bangko, wala sa iyo yung 200. Pero pag sinabi sa iyo ni Lord na bigay mo yung 1.5 million, eh 2 million lang yung pera mo. Aba, medyo, kinakuha na ako ni Pastor. Grabe siya. No? Hindi po. Naiintindihan niyo sinasabi ko? Amen? Kung handa ka na, if you can be trusted. Sabi nga ng isang pastor, sa mga, sino po may mga sakyan po rito? May mga kotse. Magagarang kotse. Hindi naman masyadong magara. Pero may kotse ka. May sakyan ka. May pakitaas ang kamay. Sa lahat ng may sakyan. No? Pagkaraw, hindi ka marunong maglinis ng sakyan mo. No? Alagaan, gaano man kabago, kaluma yan, huling sakyan mo na yan. No? Pero kung naging tapat ka sa sasakyan mo na lumang-luma, panay ang punas, ganyan, at ano, eh, sabihin ni Lord, oy, pwede na to sa ano, Vios na bago. Amen? Pwede. Naiintindi ba yung sasabi ko? If you're not, ganun din naman po tayo mga magulang, no? Binigyan natin ng bisikleta yung anak natin, hindi man yan lamang iparada ng maayos doon sa parkingan, no? Anak, pag nagbisikleta ka, kung makatapong ka, yun, ganun na lang. Itabi mo naman ng konti para makaparada naman yung Mercedes ko, no? Opo, Daddy. Di ba? Please don't get me wrong. I'm not preaching prosperity, gospel, or anything. Because there's not such, wala, there's no such, tama ba? There's no such a thing. Prosperity, gospel. Because I do believe that the gospel is prosperous. Amen? Amen? And if you believe the gospel, you will be prosperous. Amen po ba? Nagtatagal po tayo dito. Because I do believe, if God can trust you with little, God will trust you with much. Amen? That is the test. Next, bibilisan natin. I think that's the last. Pangatlo na po ba yun? God will bless, God will shake, God will test. Now, you are ready for expansion. Amen? Balikan po natin yung verse natin last week, Matthew 25, verse 21. Sabi po doon, His master replied, "Well done, good and faithful servant." Hanggang doon lang po tayo last week. Amen? I found out, the second half is mas mabigat pala. Sabi doon, hindi, sing bigat. Sabi doon, "You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. You've been faithful with little things. I will..." Ibig sabihin po ba, naging faithful po ako sa asawa ko, dadagdagan ni Lord, dalawa na ngayon ang asawa ko, yehey! Hindi po. Naging tapat ka, kaya pagpapalain kita. Lahat ng ahawakan mo ay pagpapalain ko. Lahat ng investment mo ay lalago dahil kasama mo ako, kasama ko sa investment mo. Amen po ba? Amen. And now you can expect expansion. Amen? Amen? If you know the story of this chapter and yung previous verses po dito, ibabalikan po natin, mabilis lang. No? Babalikan po natin. Yung kwento po rito, ang one master, nagbakasyon siya, bago siya magbakasyon, binigyan niya ng 5 yung isang servant, binigyan niya ng 2 yung pangalawang servant, binigyan niya ng 1 yung pangatlong servant. At umalis na po siya. Ang sabi doon, umalis na. Hindi niya sinabing, "Oh, palaguin nyo yan." Ha? Wala siyang sinabing, "Palaguin nyo yan." Wala siyang sinabing, "Invest nyo yan." Ha? Kailangan pagbalik ko, yung 5, 10 na. Kailangan pagbalik ko, may kita na yan. Ha? Wala siyang sinabi, basta binigay niya lang. Pero iba yung utak ng mga tao na pinagbigyan niya. Yung 5 na pinagbigyan niya ng 5, sabi niya, "Uy, 5. Kaya kong gawing 10. Yes. So pag alis nung master, aba, kumilos na siya.
So, alam niyo yung kwento. Yung dalawa naman, kung kaya mo yan, kaya ko rin. Gagawin ko nga patong dalawa. Wow, ang galing, ano? Pero yung isa, sabi niya, uy, delikado yung ginagawa niyo. Baka malugi tayo niyan. Baka pagbalik niya, baka wala pang balik. So, ang ginawa niya, dahil siya po ay takot mag-invest, takot po siya makipagsapalaran, no? Siguro wala siyang tiwala sa sarili niya. Anong ginawa niya? Itinago niya, no? Ang sabi po ng isang preacher, once you expose your fear, you bury your talents. Mas maganda siguro baliktarin po natin, we bury our fear and expose our talents. God gave us the capacity to sing, kakayahan para mag-business, kakayahan para mag-pastor, kakayahan para maging OFW, kakayahan para magtrabaho. God gave us all the abilities. Lahat na meron ko ngayon, binigay ni Lord yan. At ine-expect niya, gagamitin mo yan para po sa Kanya. Amen? Pag ginamit mo lang yan para sa sarili mo, marami po kasi yung tao-taong narinig ngayon, alam mo naman, lumago ang business ko kasi nagpakasipag ako. Ako ang nagwagi, naitago ko ang sarili kong sa... Puro ako. You know what? God will not honor that. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa buong mundo, pero hindi mo i-acknowledge yung kabutihan ng Lord na lahat ng iyan galing sa Lord, it is nothing. But when you begin to acknowledge, Lord, because of you, di ba? It's because of Christ. It's because of Him that we flourish, that we expand. It's because of the Lord, of His grace, His goodness. The only reason why, dahil nandito ka, gumising ka kanina ng umaga, it's because of His grace, grasya ng Diyos. Amen? Nandito ka ngayon because God wants you to see the expansion in your life beginning today. This is the year of expansion. But God is looking. God will shake. God will test. God will bless you first. And if you're that person, if you are blessed, can you say, Lord, I am blessed. Thank you for blessing me, Lord. Yan ang umpisa, kapatid. Kaya ako, kumpante po ako, katulad din ng aking mentor, ng aking pastor, sabi niya, you will receive your new house this, hindi niya sinabi kung kailan, but you will receive it. The when and the how, I don't know. Please don't ask me, sabi ni pastor. But I am confident that you will have your own place for your family. And that was my cry kanina, nung sumigaw ako, Lord, gusto ko, I want a new house for my family. I don't know how. Kasi pag lumibot ako, 14 million, 7 million, yung mga nakatayong bahay po sa amin, no? Sana hukuha ng 14 million, 7 million. Hindi ko alam, Lord, but Lord, I'm believing. Hindi, actually, nagpaparinig po ako sa inyo. Dahil alam ko, mga milyonaryo kayo. Nako, na-miss nyo. Hindi nyo nakuha. Dahil alam ko, mga milyonaryo kayo. Doon sa mga nag-amen, yun na yun, alam mo na. Amen? Hallelujah. You'll have your own place as well. If the man of God in the church is blessed, then the whole church is blessed. Can you imagine if the man of God in the church namamalimos sa kanto habang tayo naman po ang lalaki ng mga mansyon natin? Wow. Sabi po sa Bible, kayo po ang lalaki ng mga bahay nyo pero yung bahay ng Diyos ni hindi nyo mapatayo. No? One day, ikaw, tayong lahat ang magpapatayo ng bahay ni Lord. Amen. Kung naniniwala ka dyan, palakpakan mo ang Panginoon. To give balance to this message, para naman hindi puro, wow, grabe, sana nga, hari nawa, no? Hindi ko alam, pero baka binubola lang tayo ni Pastor. Hindi. Hindi naman po sa akin galing ang salita ng Diyos. Salita po ng Diyos yun. Amen? He gave 5, He gave 2, He gave 1. Sabi nung isa, naku, mahirap na. Tatanim ko na lang, no? Babaong ko. Pagbalik ho ng kanilang master, anong sabi? Ikaw, ayoko po 5, 10 na po. Wow, ang galing. Oh, sige, good and faithful servant. Enter the joy of the...
Yung pangalawa, dalawa po, naging apat po. Wow, ang galing din. Yung pangatlo, yung one. Sorry po, natakot po ako, hindi ko po in-invest. No? Binigyan kita ng talent, kumanta. Yung talent na yan, pang international, eh kung sayang. No? O sige, yung isa na yan, ibigay mo dun sa lima. Ba't niya hindi binigay dun sa dalawa? It may sound, it may look like God is unfair. But you know what? God is unfair. But He is just. He gives only dahil alam niya, yun lang kakayanin mo. Pag binigyan ka ni Lord ng 100 million, kakayanin mo ba? Pag binigyan ka ng malaking bahay na 10 ang kwarto, malilinis mo ba maghapon niyo? Baka hindi ka na makaatin ng church. Pastor, sorry po, hindi ako makaatin ng church. Bakit? Eh, nililinis ko po yung kwarto sa bahay. Ilan ba kwarto sa bahay? 10 po, grabe. Oh, sige, sasabihin ni Lord, oh, tatanggalin na natin yung bahay mo, mag-uupa ka ulit, kasi inuuna mo yung bahay mo kaysa sa bahay ng Diyos. Amen. Yung iba po, hindi po makapag-cell group. Bakit? Eh, kasi po, dami po naming labahin. Kailan ba naubos ang labahin mo? Araw-araw, may maruming damit. Tama po ba? Pag in-invite ka mag-cell group, mag-cell group ka. Tara, mag-windalos tayo. Ay, sorry po, may pasok ko kami, no? May trabaho. Dati, ang panalangin mo, Lord, bigyan nyo kami ng trabaho. No, nagkaroon ng trabaho, hindi na nag-church, hindi na... Kaya ngayon, ang panalangin ni Pastor, Lord, tanggalin nyo po yung trabaho ng taong yon. Grabe, no? Bakit? Nawala sa focus. Pag inuna natin si Lord, then all these things will be added. All these things will be an expansion. This year is the year of expansion. God has a promise in my life, but that's His promise in my life. How about in your life? May promise ba sa sayo? Ang promise sa sayo is greater than you can imagine. Greater than you can imagine. And right now, if you want expansion, I want to say this. If we as people sa 7:30 or in this church, if we want expansion, are you ready to be uncomfortable? Kasi pag nag-expand na po, pag 70,000 na po tayo dito, eh baka hindi ko na mapansin si Kenneth, hindi ko na mabanggit si Francis sa tablado, hindi ko na kayo mabisita. No? Kasi kayo na po yung nagbibisita. 100,000 na ho tayo ngayon dito. Handa po ba kayong maging parang sardinas na po rito? 100,000, can you imagine? 100,000, sisiksikan po dito. Magiging uncomfortable na po. Dati po, ang church natin, aircon, ang lamig-lamig, ang sarap-sarap. No? Pero ngayon, grabe. 5,000 na ho tayo, hindi na ho tayo magkasya. No? Nanggigitata na yung katabi ko. No? Ayoko na rito, lilipat na kami. No? Pag hindi na komportable, lilipat na ng church. Wala pong expansion. Hindi ka pa handa sa expansion. Kasi sa mga handang mag-expand, handang magtrabaho. Amen? Sa mga handang mag-expand, handang maghalo ng semento at buhangin. Magbuhat ng hollow blocks, kumain ng bato, kumain ng bubog, tumulay sa alambre. Naintindi nyo ba yung sinasabi ko? Expansion means work. Expansion means pouring out your life. Going out, you will not expand if you will stay in your comfortable zones. Amen? Kagaya po ng mga taga-Ehipto, mga Israelites sa Egypt, they will not face expansion kung hindi sila lalabas sa Egypt. Sabi ni Lord, I will bring you to the land of milk and honey. But that land of milk and honey is somewhere there. Eh, wala rito, nandoon. You have to move out. Evacuate. No? Umalis kayo dyan. Pero pag ang sabi ng mga Israelites, ay hindi ko kami alis. Masaya na po kami rito. Alam mo, pag komportable ka na, hindi ka na mangarap. Amen? Hindi ka na mangarap na someday gusto ko naman. Di ba? Bakit? Gusto ba ni Lord yun? Oh, why not? Why not? Sabi mo sa katabi mo, why not? Amen? He is able. Sabi niya, go to that promised land. Kung di ako nakakamali sa aking theology, sa aking history, no? It will only take 40 days. I think, no, or if not, at the only 40 days ba? To cross from Egypt to
the promised land, 40 days, kung di ako nakakamali. If not, 4 days. No? Pero 40 days and 4 days compared to 40 years, ay grabe naman. Pero mo, nagpaikot-ikot sila ron for 40 long years dahil hindi pa handa ang puso nila sa promised land. Hindi pa sila handa sa expansion. Pero kung handa ka na, it will only take 40 days. It will only take 4 years. It will only take one decision. Say no to mediocre things, but say yes to the great things of God. Amen? Say no to laziness and say yes to ano nang opposite ng laziness? Yun na yun. Say no to being negative. Say no to being critic. Say no to all these things, but saying yes to God. If you want your expansion, if you want your promised land, if you want your promotion, you have to go out from your comfort zone and go. At lastly, pagdating nyo sa promised land, pagdating nyo sa expansion, ibig sabihin niyan, lalaki po ang amilyar nyo. Lumaki yung lupa nyo eh. Dadami po ang wawalisin nyo. Kung tatlo ang kotse mo, tatlo din ang pariregistro mo. Amen? Kung gusto mo ng 5 anak, 5 ang pa-enrollin mo sa Ateneo, sa Lasal, PSBA, kung saan man. Sinama pa talaga yung eskwelahan ko, no? Naintindihan yung sinasabi ko? If you want expansion, may babayaran kang tax, papayag ka ba? Mas malaki yung church, kung mas malaki yung church, mas marami ring usher ang kakailanganin natin. Mas maraming services, mas maraming worship leader ang kailangan mag-rise up. Mas maraming cell leaders, mas maraming manggagawa. If we want expansion, are you ready for expansion? Marami pa po tayong bakanting lote dito po sa ating kinalalagyan ngayon. And it shows yung mga empty seats. These are our responsibilities. If you want to expand, fill those chairs first before we can move on to another place. And I'm believing this year we will fill up this place. Amen? I'm talking to the 730 people. We will fill up this place. But then again, it's not about numbers. It's about those who are being discipled. Amen? If you want expansion, will you say, Pastor, disciple niyo mga po ako. Kailangan ko ng discipler. Kailangan ng magdi-disciple. We need to put your life into order first. Before expansion comes, your life should be in order first. Amen? Kanina excited ka, ngayon hindi na. Bakit? Trabaho na yung pinag-uusapan. Gusto mo ba talaga ng trabaho? Sweldo, gusto mo rin. Diba? Gusto lang kasi natin, sweldo minsan. Pero trabaho, ayaw natin. Pero hindi. Kung nandito ka ngayon, nakikinig ka, sweldo at trabaho, mawapas sa'yo. Amen? Para sa mga masisipag, there is expansion. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. I would like every one of us to stand up. If you're ready for expansion, if you're ready for greater work, if you're ready for God to expand your territory, not only your territory, but God's territory in your life, God will expand your influence, God will expand your investment. May iba sa inyo, mag-i-international na ang kanilang mga businesses. But are you ready for the responsibilities? May kaakibat po. But you know what? Babalikan ko po yung una kong verse na binigay ko sa inyo. Genesis 1:28. God blessed them first. Dahil dyan, I know that you will face, that you will see it happen in your life. And if that's you, my friend, I want you to lift your holy hands to God and say, Lord, this is my year. This is the year of expansion in my life. And you will expand me not only for my sake, but for your name's sake, for your glory's sake, for your kingdom's sake.
You will not only prosper me, but you will prosper all the people around me, that I will be a blessing to them, that I will share not only blessing, but your words of life. Lord, we may pray for a new building, we may pray for a new house, we may pray for a new car, but Lord, are we ready for the responsibility? Father, we want the expansion that you want us to have, oh Lord. Not the expansion that we want, but your expansion in our life, oh Lord God. If you think we're ready for another blessing, oh Lord, then so be it, oh God. Prepare our hearts, oh Lord. This is the year of expansion. My friend, if that's you, lift your holy hands to God. Because I'm about to pour it out. I'm about to throw it to you. And just receive it from the Lord. Are you ready? Are you ready? Are you ready for God's expansion in your life? Are you ready? Say, I'm ready, Lord. I am ready, Lord. Come on, say it one more time. Convincing. I am ready, Lord. With conviction, Lord, I am ready. I'm going to count to three. And as I count to three and wait for the band, I want you to give your best shout and clap offering and receive from the Lord. Are you ready? Wait. Sandali lang po. We will wait for the band as they come here. Very, very fast. Hurry up. Come on. Are you ready, guys? Come on. One good lesson. Do not be caught unaware, because you will miss the flow. Amen? You will miss the flow. There's a flow right now. And if you're ready, as I count to three, give your best shout and clap offering and say, Lord, I receive it. Are you ready? At the count of three, receive it in Jesus' mighty name. 1, 2, 3. Bless you this morning, oh God. We know that what we have now is not a false hope, but it is a hope that is founded in your words of life. It is a hope that we know and we are sure about this, that it shall come to pass, not because we are faithful, but because you are faithful, God. You will not allow the godly to be forsaken, Lord. You will not allow your people, Lord God, to beg for bread. Lord, thank you, Lord. Thank you in advance, oh God. Thank you, Lord God. Come on, begin to thank the Lord and say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In that passage in Matthew 25 verse 21, at yung mga naunang verses, God never said, or the Master never said, be fruitful or increase. But you know what? Yung nakatanggap ng lima, nakatanggap ng dalawa, na-discern nila na kailangan nila maging fruitful.
they discern. And because they honor their master, bumalik sa master yung sampo na yung lima na naging sampo, yung dalawa na naging apat. And another story came to my mind today. Yung sampung tao po na merong pong ketong, ang sabi ho ng Panginoon sa kanila, pumunta kayo doon sa pari, doon sa high priest, at doon pagagalingin kayo. Yung sampung yon naglakad, umalis. At habang naglalakad sila, you can imagine, gumagaling yung mga balat nila habang sila ipapalapit ng papalapit dun sa high priest na yon. Gumagaling sila, and they know that as they walk forward, gumaganda, umayos as they reach. And when they reach the priest, they were healed. But you know what? Yung isa sa sampo, sabi niya, you know what? Babalik ako sa Panginoon, magpapasalamat ako. Jesus or God never said, pagdating niyo roon, pinagaling kayo ni Lord, bumalik kayo sa akin at magpasalamat kayo. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya lang, pumunta kayo doon sa high priest, pagagalingin kayo. Gagaling kayo sa sakit niyo. You know what? Na-discern nung iisang yon na bumalik at magpasalamat sa Panginoon sa ginawang pagpapala sa buhay niya. I pray that you be that person na babalik sa Panginoon at sasabihin mo, Panginoon, salamat po sa healing. Salamat po sa breakthrough. Salamat, Lord, sa expansion. Salamat, Lord, sa blessing mo. Salamat, Lord. And my friend, as you have just received the blessing of the Lord this morning, let's all return and go back to the Lord and say thank you. Lift those holy hands to the Lord. Say thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And amen. And amen. And amen.